natin itong health news simula ngayong Setyembre 2010. Maigpit nang ipatutupad ng Department of Health ang mercury-free healthcare sa lahat po ng ospital sa Maynila o sa bansa, mapapribado man ito o gobyerno. Ibig sabihin po nito, hindi napapayagan ang paggamit ng mga medical instruments na may taglay na mercury o osage, o osoge, tulad ng thermometer at spigomammometer. Sa isang programa, nagkaisa pang ilang institusyon upang maisakatuparan ang layunin na ito, kabilang dito ang healthcare without harm at isang health and beauty chain. Layo nilang isulong ang responsabling pangangalaga sa kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong healthcare equipment. Dalawang taon ding binuno ng DOH, katuwang ang mga medical advocate groups, sa pagpapalaganap ng kaalaman sa panganib ng mercury sa kalusugan at kapaligiran. Agosto 2008 pa naglabas ng administrative order ang DOH para sa unti-unting pag-phase out sa mga healthcare institution ng mga thermometer at blood pressure devices na may mercury. At mapalitan ito ng alternatibong kagamitan tulad ng paggamit ng digital thermometer at aneroid sphygmomanometer. Maaari kasing maka-apekto ito sa respiratory, digestive, nervous at immune system at magdulot ng panginginig, paralysis, insomnia at developmental delays sa mga bata kapag po nalanghap, nadikit sa balat o pumasok sa katawan. Maaari rin daw itong makamatay. Sa mercury, kaya niya mag-react sa kahit saan. Sa hangin, sa lupa, sa tubig. At lalo na kapag nalagay sa tubig at sa lalo sa ilalim ng dagat, doon siya nagtatansong sa pinaka-nakakalaso niyang forma. Yun yung pinatawag ng metal mercury. Tanggalin niyo yan, pamamahayin ninyo. Ilayo niyo yan, ipack niyo mabuti. Kailangan hindi makuha ng mga bata yan at malaro nila. No? Kasi sa ngayon, wala pa tayong paraan para to safely dispose of it. No? Pinag-uusapan pa yan.